والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سمعنا الله سبحانه وتعالى أما أوعين أما أبقين قرينا إنشاد بسلامات أتواي أنفق فبالا أكبيبان أي سمع نواسا تبين كما محل سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم سمعني رمى بيبان gayon din sa mga naunang mga propeta at sa lahat ng sino mang tumahak sa tamang landas magpahanggan pa man. Muna tigit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na may kapal na siya nagbibigay sa atin ng lakas at anumang bagay na mayroon tayo. Huwag po natin kalilimutan na anumang mayroon tayo, walang ibang nagbigay. Walang may kakayahang magbigay, hindi tao, o boss, o manager, o sino bang may-ari ng kumpanya. Ang lahat po ng ginagalawan natin, ang lahat po ng meron tayo, isa lamang po ang pinanggalingan nito. Huwag po natin kalilimutan na kahit ano pa man, ang ating inabot o na inabot na ng ating kakayahan, inabot ng ating edad, o inabot po ng anumang meron tayo, huwag po natin kalimutan na tayo ay magbabalik din sa Kanya. Hindi po natin makakalimutan na kamakailan lang pumano po ang pamahal-mahal at ginagalang dito na isang naging pundasyon ng mga Larenas, ano, family na mashallah, at sana po itong events natin ito, kung anuman ang biyaya at kung anuman ang gantimpala ni Allah, ay sana po ay makarating sa Kanya. Amin ya Allah. Ang unang gusto ko sanang ipaliwanag dito at para maintindihan din ang ating mga panauhin na taga rito, of course, kahit hindi na siguro tayo mag-Ilocano, no, para Tagalog. Nakakaintindi naman po lahat na Tagalog. Okay. Gusto mong Ilocano natin? I would like to inform you that sabay ganun na natin. Para maging masaya lang tayo. Kami narigat no, palagi tayong malungkot, no? At least no, maminsan ko at kwata yung mata, narigot mo na natin, mag-smile, di ba? Baka mamaya mapunta tayo sa iyakan, matikmat mo kasi di ba parang tayo. Okay, so natigit sa lahat na yung bag na malam, kata kayo amin, ang tagantoy, and of course, yung Larenas families, and alam niyo po ba na linayo pa po kayo ng mga sister natin coming from different kinds of region sa Cordillera. Meron pong taga-Bundok, meron pong taga-Nueva Ecija, meron pong taga-Pagasinan, meron din pong mga sister dyan na taga Sagada, San Fernando, meron din yung mga taga-Ibaloy, no? So napakarami nila. They are from mountain provinces. And then yung mga brother po ninyo, meron din taga Sagada, meron din taga Ifugao, Kalinga, Apayao, meron din pong taga Marawi. Mashallah. At taga Bicol. So bakit ko po pinapakilala sa inyo? They came from different places. But mashallah, in one field. Mashallah. At kung bakit po, ano po sila, no? Bakit po sila tinatawag na mga balik Islam, no? Despite na iba't iba yung pinanggalingan nila, matatawag ba ng mga Muslim yung mga taga Mindanao lang ba? Yun yung gusto namin linawin at gusto namin ipaalam sa inyo kung sino yung mga tinatawag na mga Muslim at kung ano ang Islam. Kung pinakilala ko naman ang aking mga kasamahan, so of course, hindi ko rin kalimutan na ipakilala rin ang aking sarili. Ang hirap naman, ano? Hindi ba itong poging-poging nakatayo dyan? Buti wala si Mrs. Okay, ako po ang inyong kapatid na ang both parents ko po ay taga Marawi. They came from Lanao del Sur. Okay. I was born in Baguio. Nag-aral po ako sa Baguio Central School, sa Baguio City National High School, and then, alhamdulillah,
I STEP College at University of Cordillera. Dati ay Bagyo Colleges Foundation pa po. I take up computer engineering. Then sa awa ng Diyos, hindi ko po natapos yung aking course. Naging off course. Ngunit mas pinalad pa po ako sa course na aking natapos dun po sa Educational Islamic, no? Al-Ma'arif Educational Center, dahil po ang natapos ko po ay law. Islamic law. Yun. No? At naipagpatuloy ko po ang aking pag-aral po sa Ibayong Dagat, sa Middle East, sa Saudi Arabia, no? At naging propagator pa po tayo at sa loob po ng humigit kumulang 10 taon, ay naipagpatuloy ko po ang aking pagsiservisyo sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsishare ng kaalaman, tamang kaalaman patungkol sa Islam. No? Napakaganda po, napakaganda na ating nalalaman po, no? Na mashallah, ay ba kasi ang pagkakaintindi nila sa mga balit Islam o sa mga Muslim ay ibang-iba sa kung ano ang tunay na kahulugan. Kasi minsan, nagtataka ka na lang. Eh kung bakit sa dinami-dami ng mga Muslim na kilala mo, yung mga naririnig mo, sasabihin nila na ang mga Muslim ay masasamang tao, ang alam lang nila pumukot ng ulo, magpasabog, yan. Marami kong mag-asawa, yan. Hindi kumakain ng baboy, baka Diyos nila baboy, yan. Yan po yung mga gusto nating linawin. Lahat po tayo, higit sa inyong kaalaman, lahat po tayo, Pangasinense, Bicolano, Maranao, Igorot, Ilocana, Amerikano, Chinese, Japanese, Filipino, English. Kapag ikaw ay pinanganak na sanggol, ikaw ay Muslim. Ang araw ay Muslim. Ang hangin ay Muslim. Ang mundo ay Muslim. Ang ating katawan ay Muslim. Bakit ko tinawag ang mga ito na Muslim? Dahil ang Muslim po, ang kahulugan ng Muslim, sinumang sumusunod mula sa nilikha ni Allah, ang sinumang sumusunod, tumatalima sa anumang kagustuhan ng Diyos, sila po ay tatawaging Muslim. Aliwanag po, sinuman ang sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Diyos, sila po ang mga tinatawag na Muslim. Magkagayon, kung ang hangin ay sumusunod sa Diyos, sa makatwid, ang hangin ay Muslim dahil siya ay sumusuko, tumatalima, sumusunod sa Diyos. Ang ating katawan ay Muslim dahil nature po nito na ang lahat ng galaw nito ay pawang mga kagustuhan at kung ano lamang ang kagustuhan ng Diyos para sa ating katawan, yun lamang ang ginagalaw nito. Imagine, kung ang isang tao, halimbawa, kayo po, subukan nyo. What if kung wag kang kumain ng 1 week, kaya nyo? Sabi mo kayo, hindi ako magugutom kasi kontrolado ko ang aking katawan. 1 week, wag kang kumain. Dahil kontrolado mo ang iyong katawan. Hindi po pwede, di ba? Bakit? Kasi may magre-reklamo, yung tiyan mo. Ni, abay, hindi ka pailang mangmangan. Yung tiyan mo, kumukulong-kulong na, gutom na gutom ka na pala. Sasakit yung tiyan mo, hindi mo kontrolado. Di ba? Kasi nga, hindi mo pag-aari ang katawan mo. And exactly, try mo wag huminga na kahit 5 minutes lang. Kaya mo bang wag huminga ng 5 minutes? 5 minutes lang, baka hindi po kayanin. Oo, may mga taong kaya pa hanggang ilang minutos, 15 minutes na, kaya nila eh. Pero sa atin, hindi natin nakasanayan yung hindi. Once na nai-balance na po ang kagustuhan ng Diyos para sa ating katawan o anuman sa kanyang nilikha, sumusuway na po sila kaya nasisira. Tama po ba? Kung ang ating katawan ay hindi na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, malamang patay ka na. Kasi nawawala na yung balance na ng creation ng Diyos sa iyo. So nawala na yung pagka-Muslim mo. Okay. Ngayon naman, kung titingnan natin kung ano talaga ang kahulugan ng Muslim,
kung bakit sila tinatawag na mga balik Islam dahil katotohanan ipinanganak po silang mga Muslim. Ngayon, noong sila po ay binautismuhan, noong sila ay mga bata pa lang, yun yung problema eh. Noong sila ay ginawa mga Kristiyano, mga bata pa lang. Sanggol. Di ba? Dadalhin. Bang ilang days ba bago bautismuhan? Bang ilang days? Bago dalhin sa simbahan para ipapautismuhan? Kahit ano ba, ikaw papakalak pala, pwede nang bautismuhan. Basta't sanggol pa? Okay, so imagine, ibabaptize mo yung bata sa murang edad. Sa makatulog, hindi pa niya alam kung ano yung tama at mali. So imagine, para mo ipinalulok sa iyong anak ang bagay na hindi niya alam. Yun ang problema natin. Kailan sa kanila ipinayakap ang Kristyanismo? Nung sanggol pa lang at hindi nila alam kung ano ang Kristyanismo. So pinilit silang maging Kristyanismo. So, ang maging Kristiyano, so ibig sabihin ikaw, bata pa lang, wala pa siya sa kanyang tamang kaisipan, tamang edad, para mag-desisyon ng saganang sarili niya. Ito ba ang problema? Ngayon, nung sila, siyempre, aking tinuturo sa kanila is paano sumamba na si Mama Mary, na si Papa Jesus, no? So imagine, agad, bata pa lang sila, yun na yung pinamulat sa kanila. So sino ang nagpa-Kristiyano sa kanila? Ang kanilang mga magulang, ang kanilang environment, kung ano yung nakikita nila. Alam yung kuwa sa Islam, ang magiging kaganapan ng pagka-Muslim o yung magiging kaganapan ng pagiging Muslim ng isang tao at siya ay accountable na sa lahat ng kanyang ginagawang mabuti o maging masama man kapag po siya ay nasa tamang edad na. Sa lalaki, kapag nag-wet dreams na, ibig sabihin, lumabas na yung mga tanda ng pagkaka-binata, pagiging binata na. Katulad din po sa mga kababaihan, kapag nasa sila ay may regla na, ibig sabihin, o di kaya, tanda na rin ito nang sila ay dalaga na. Alam na nila ang tama at mali. So this time, pagdating nila sa yugtong ito, accountable lang po sila sa kanilang ginagawang tama o mali. And this time, eto lang po matatawag na silang Muslim. Yung metaphorical na kahulugan ng Muslim, na siyang sumusuko, tumatalima, at meron na, at umiiwas sa lahat-lahat ng ipinagbawal ng Diyos. Yung pong mga creation ng ating katawan, ang mundo, ang hangin ng araw, tandaan po natin, ang creation sa kanila ay upang sumunod. Hindi nila kayang sumuway. And like the angels, wala pong karapatan ng mga anghel na sumuway sa kagustuhan ng Diyos. Puro po sila sunod. And exactly katulad din po ng katawan natin na ginawa natin example. Na kapag pinilit mo ang isang bagay na gusto mo sa iyong katawan, ay hindi mo kakayanin. Example nga natin, huwag kang huminga ng 5 minutes, di ba? Baka tawag dito, baka maudlot ang paghinga mo at mamatay ka na. Pag pinigil mo, hindi natin kakayanin. Subalit, may nature siyang galaw. May natural siyang galaw na ang galaw na iyon ay ang pagsunod niya sa kung ano o sino ang lumikha sa kanya. Tama po ba? Tama. Ngayon po, tayong mga tao merong ibinuktong at umiwas sa lahat ng ipinagbawal. Ayan. So kapag dating natin sa umiwas sa lahat ng ipinagbawal, dyan po makukuha na natin yung kahulugan ng metaphorical na Muslim. Ayan. So kahulugan ng Muslim ay ang taong sumusunod, tumatalima, sumusuko, at umiiwas sa lahat ng pinagbabawal ng Diyos. Okay. So kapag ang Muslim o kayong mga hindi pa Muslim ay yumakap sa pananampalatayang Islam, sumuko sa Diyos, sumunod sa Diyos, ang tawag po sa inyo ay nagbalik lamang sa tunay na katuwaan at kagustuhan ng Diyos para sa inyo. Nakuha niyo po? Yun ang kahulugan ng balik Islam. Dahil ang sinumang sumunod o yumakap sa Islam ay nagbalik po lamang sa tunay na katuwaan at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Mamaya po, papaliwanag natin, ano ba yung mga katuruan ng Diyos? Ano ba yung mga kagustuhan ng Diyos para sa atin? Isa-isay po natin itong lilinawin nang sa ganun ay maging
Klaro po para sa atin. Muslim ka ng Muslim, magnyahabat, ipagpagam dito. Ayan. So gusto natin itong liwanagin. Okay. Kaya po ang tawag sa mga ito ay mga balik Islam dahil nagbalik lamang po sila sa tunay na katuruan o kagustuhan ng Diyos. Kaya po sila tinawag na mga balik Islam. Ngayon po, gusto ko rin ipaliwanag sa inyo ngayon kung bakit mayroong Diyos. Sino ang Diyos at kung bakit kailangan natin siyang kilalanin. Napaka-importante. May mga tao hindi naniniwala ng Diyos. Lalo na yung mga Ilocano, grabe sigurista, sabi nila, jakpati, jakita. Pag hindi daw nila nakikita, hindi daw sila naniniwala. Siyempre, tao lang po tayo. Tama nga naman. Paano ka maniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita? Pero pag tinanong kita, naniniwala ka ba sa hangin? God, hindi nakikita yun. Pero nararamdaman mo. Maniniwala ka ba o hindi? Yes! Maniniwala ako kasi nararamdaman ko. At alam ng puso ko at isip ko na mayroong hangin. Tayo, naniniwala ka ba sa kurente? Hindi naman nakikita yung kurente, di ba? I-try mo kaya umawak ka ng kable, anong mangyari sa'yo? Tostado ka. Lalo na yung mga main line. Ako, baka hindi ka pa umabot doon, nakadong ka na may dikit. Di po ba? Siguro, manik na mamati. Sige, matistingam. Naku, pag natusta ka na doon, sabi mo, ayaw nga, no, mayroong kurinti. Nakurinti ako eh. Naku, huwag naman po natin pag-iralan yung ating pagkatao. Yung isang sinabi nila pagka-inugrante ng tao na hindi siya maniniwala. Kitang-kita na nga niyang tayo. Anong to tayo? Titikman pa niya, amoy pa niya. Bro, gamitin mo yung ang kapangyarihan natin, ang talino na ibinigay ng Diyos. Na malayo pa lang aware ka na. Alam mo na yung mga bagay na hindi mo dapat mahawakan o maaaring maikapipinsala ng iyong sarili. Okay? So, pero alam niyo po ba na sa Biblia at sinabi rin sa Quran na ang Diyos ay hindi nakikita. Ang sinabi po sa Biblia, ang sinumang makakakita sa Diyos ay magmamatay. Mamamatay daw ang sinumang nakakita sa Diyos. So, kanino po galing yon? Sa Biblia po. At gayon din po sa Quran, binabanggit din sa Quran na hindi po nakikita ang Diyos. Bakit? Kasi isa po sa sorpresa ng Diyos sa atin, maliban pa sa paraiso niya, kapag nasa langit na po tayo at nasa paraiso na, sasabihin ng Diyos, gusto niyo ba makaranas o makaramdam ng mas higit pa sa kinaluluklukan niyo ngayon, kinalalagyan niyo ngayon? Sabi ng mga tao na sa loob ng paraiso, Ya Allah, o aming Diyos, meron pa bang higit sa aming kinalalagyan ngayon na ang paraiso? At sasabihin sa kanila ng Diyos, hindi niyo bang gustong makita kung sino ang lumikha sa inyo? At magpapakita sa kanila ang Diyos at mapupuno ang lahat-lahat ng kanilang pagkagusto. Wala na silang hihilingin. Kasi other than nasa loob na sila ng paraiso, once na nagpakita at sa sinumang pabiyayaan nagpakita sa kanya ng Diyos, nagpakita sa kanya si Allah, nagpakita sa kanya ang Diyos, doon na po, fulfillment na ng creation mo. Kasi imagine, kung meron kang boss, ang boss mo, binigyan kanya ng pagkakataon magkaroon ng trabaho. Pero bago ka magkaroon ng magandang trabaho, siyempre, kinilatis ka muna niya. Inalam niya kung ikaw ba ay qualified o hindi. Pagkatapos nun, ikaw ay nairehistro at nagkaroon ng kontrata para maging legitimate kang empleyado ng kanyang kumpanya. At nung pagkatapos nun, ikaw ay naging aktibo at napakabuti at napakagaling na kanyang empleyado. Talagang isa ka sa nakikita niya. Ngayon, binigyan kanya ng bahay. Binigyan kanya ng mga bagay na para ma-encourage kanya na magtrabaho, mas maging masipag, magtrabaho.
taif, nung meron ka ng bahay, napakaganda ng bahay mo. Sabi mo sa iyong sarili, sino kaya itong boss ko ito? Napakabait naman yan. Lahat na lang din, yung sweldo ko napakataas na, yung bahay ko napakaganda na binigay niya, binigyan pa ako ng sasakyan. Ngayon, ang bagay na lang na hindi mo nagagawa is yung makita mo ang boss mo. Ano kaya ang feeling mo, o kaya ano kaya ang na-feel mo kapag hindi mo pa nakikita ang boss mo? Iba, di ba? Parang kahit na may bahay ka na, kahit na may sasakyan ka na, mga bagay na ibinigay sa'yo, pero parang kulang eh. Ano yung kulang? Ang kulang doon, sino kaya yung boss ko? Ano kaya ang itsura ng boss ko? Mataba ba siya? Mayat ba siya? Matangkat ba siya? Pangubo siya ng mga ano ba siya? Pilipino ba siya? Amerikano ba siya? Arabo ba siya? Gustong-gusto mong makita. Bakit? Dahil gusto mo siyang pasalamatan. Yun eh. Kasi once na nakita mo na ang gusto mo, mas higit pa doon sa binigay niya sa'yo. Yun ang totoo. So once na tayo binigyan ng pagkakataon, tayo bilang mga tao, pagkakataon po natin ang dito tayo sa mundo. Chance na nabuhay tayo, huwag nating pakakawalan. Chance na meron tayo pananatili dito sa mundo, dapat alam natin kung ano ang pinapagawa ng boss. Kasi yung boss niya, malamang merong mga task, malamang merong purpose kung bakit siya kinuha. At ginampanan niya ang kanyang trabaho ng maayos at aktibo. Kaya binigyan siya ng bahay, binigyan siya ng kanyang sasakyan at kung ano-ano pang binigyan sa kanya. Katulad po din natin dito, yung chance na nagkaroon tayo dito, na nilalang tayo ng Panginoon dito, papaano ba tayo kalulugdan ng ating Panginoon? No? Dapat alam natin kung ano ang purpose, kung bakit tayo nilikha sa mundo ito. Mamaya po tatalakay natin ang purpose kung bakit tayo nilikha sa mundo ito. Pero dito muna tayo, kung sino ang Diyos. Hindi po ba ang boss mo ay gusto mo makita? Ganon din po ang ating pagkagusto na kahit nasa paraiso na tayo, na kahit ibinigay na ang bagay ng mga gusto natin, pagpasok natin sa paraiso, pero kung hindi mo pa nakikita ang Diyos, parang kulang pa rin. Kung hindi mo pa nakikita kung sino yung lumikha sa'yo, parang kulang pa rin. Pero once na nakita na natin siya, dito natin na mapagtatanto. Masasabi sa ating sarili na, wow, mashallah. Ito ang aking Panginoon. Ang saya-saya ng mga taong makikita siya. Siguro ini-imagine natin kung ano itsura ng Diyos. Pero itinago po sa atin. Meron din po sa Biblia, meron din po sa Quran na sinabi na meron siyang mukha, meron siyang kamay, meron siyang mata. Pero don't ever imagine na ang kanyang mata, ang kanyang kamay, o ang kanyang mukha ay katulad ng nakikita nyo sa akin. No. Malayo-malayo po. Imagine kung pinagsama-sama lahat ng ating paningin, siguro tayo lang dito sa loob, yung power ng ating tingin, pagsama-samahin. Imagine itong lens ng camera. Diba, noong unang panahon, wala pa yung ganitong kalalakas ng pixel ng zooming o di kaya ng zooming out and in ng camera, yung lens ng camera. Imagine kayo, may makikita na po tayo, mahanap na tayo ng telescope na kaya ng silipin ng moon. Then imagine kung yung mga mata natin, siguro nagkakali niya, pagsamasamahin, at gaano kaya yung power niyang tumingin, baka kaya na natin tingnan ng bagyo. Uy! Deje kayo ang jadig ko niya, raraminan na TSM. Kunanak at gumatang niya sapatos ni, agay ayang bayang ti Pokemon. Sabsabali bayang ti raraminan ako, nakman no agad adal, ni agay, makiararang mo ito. Siguro kung pwede lang natin gawin yung gagawin natin, pero no. Dahil ang bawat nilalang ni Allah ay may sariling kakayahan at may sariling kapasidad. At kung ano ang kapasidad mo, doon, yun lang, at tanging ikaw, yung galaw mo. Sinabi niya ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, لِأَيْ يَحْدِيَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٌ نِعَمٌ. Kung meron mang gabayan si Allah, subhanahu
dahil sa pag-upo mo dyan, dahil sa pakikinig mo dyan, dahil sa pagmamanay mo, pagmamaneho mo, o dahil sa paglilitrato mo, pagdokumis mo, ikaw na naging bahagi din ng pananalita, inshallah, khairun laka min humrun ni'am, ay mas mabuti pa sa anumang pinakamahal na kayamanan dito sa mundo ang iyong makakamit. Sa isang riwaya, sinabi na, mas mabuti pa ang magiging sa'yo kesa kung ano ang meron dito sa mundo at kung ano ang nilalaman ng mundo. Allah, subhanallah. Ano ibig sabihin ito? Once na meron ng shahada na dahil sa kasama ka doon, garantisado sa'yo ang paraiso ng Allah. Subhanallah. Kaya po, inshallah, hinihilig ko kay Allah na lahat ng reward, inshallah, siyempre, kahit sa libo ka nun, na ibigay sa kanilang lolo, hindi po napapawasan yung reward na ibigay sa akin ni Allah. Yung iipunin yung lahat ng reward na ibigay sa akin ni Allah, meron ka, at may inshallah, papakayon din ang inyong lolo, inshallah, na naging ustabi pala siya sa Jetta, na nagtuturo din pala siya ng sira ng mahal na propeta sa Allah, alayhi wa sallam. So hinihingi ko kay Allah pagpalain nawa siya at gawin maliwanag ang kanyang libingan at gawin na inshallah maging maluwag sa kanya anumang investigasyon ni Allah at sana makapigit natin siya sa paraiso sa kanya ng mataas na bahagdan ng paraiso. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من بالقبور. Agalugin natin ito ha, para maging maliwanag sa inyo at malinaw sa inyong mga kalooban. Okay. Ako ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay tanging sugo at alipin lamang kay Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Jesus ay sugo at alipin lamang ng Allah, na siya ay anak ni Maria. Ako ay sumasaksi na ang paraiso ay totoo at ang impero ay totoo, na tayo ay muling bubuhayin upang litisin. Okay, so sister, welcome na kayo sa Islam. Ngayon, ganap na po kayo Muslim. Nasa puso niyo Muslim dahil tinanggap niyo siya. Ngayon po, process. Tuluhan kayo ng mga sister kung ano gagawin sa pagdarasal, kung ano yung magiging routine yung gagawin siya. Nandito rin yung mga sister niyo na taga rin yung siya. Makakasunod na sa inyo kung ano yung araw-araw na pwede yung gagawin. Maliwanag po ba? Okay, so mga sister, ngayon po kayo sa kanila. وخلقي وحزني وموهي إليك لدى الإعسار واليوسف أفزع إلى